Hello, hello, hello guys. Welcome back uli sa channel namin. Kamusta po kayong lahat? Tigasi nagkikilatis ng mga coins. Yan. Tunay kaya to? Uy, hindi kinakagat yan. Nagugutom na naman si Tigasin. Gusto na naman yatang... Welcome back guys. Kali may online po. Ayan. Good vibes lang tayo ngayon. Ano? Ang magiging content po natin ngayon, yung mga 5 piso na NGC. Ano? Kasi yung 5 piso na yan, yung mga NGC na yan, yung mga ano yan, yung mga type, yung mga variants na tinatawag. Yung papaliwanag ko mamaya, yung 5 piso na Nonagon. Tapos yung 5 piso din na NGC year 2017 at yung 2018 na Prosten type. Ayan, so yung tatlo na yan, iko-compare natin sila kung ano yung maganda, kung alin yung pinakamaganda dyan sa voice na yan. So samahan niya ulit kami guys hanggang dito. Yun, bye bye. Okay guys, welcome back po Kalimay Online. Sa mga bago lang po dyan dito sa ating channel, mga bago nga nanonood dyan, mag-subscribe na rin po kayo guys para maging bagi kayo ng ating channel. Ayan, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated. So ito po ang ating coins, yung sinabi ko kanina no, sa intro. Yung pros, yung nasa unahan na yan, at yung nasa gitna na yan, yung Nonagon na 5 piso. At itong NGC din na year 2017. Okay. Unahin natin to guys, yung 5 piso na pros. Ito po ang prosted ng NGC. Ano. Sa 2018 lang po lumabas ang mga prosted. Ayan. Pag nakakita po kayo nito, hindi nyo naman agad kailangan suriin. Kasi mapapansin nyo agad yung kulay niya. Yung pros. Ayan. Kasi marami po nagtatanong ano ba itsura ng mga pros coin. Yung kinang po niyan iba eh, yung maputi po siya, hindi kagaya ng common yung 2017. Pag bagong-bago yung 2017 na yan, kuhan yan eh. Ano bang kinang yun? Parang madilim, parang nagiging salamin yung na sobrang kinang niya. Itong prosted, maputi lang siya. Ayan o, kita niya naman agad. Wala. Next, sulod natin tong Nonagon. Ayan. Medyo mababa lang ang mintage na ito guys. Pero alam nyo guys, itong Nonagon na 5 piso na ito. Wala naman sa record ng Nemista na may pros to. Pero marami kasi akong hawak nito. Parang semi ano siya eh, semi prosted siya eh. Kung meron po kayo niyan, subukan nyo pong tignan. At i-compare nyo sa mga hawak nyong pros na 5 piso. Halos pareho sila ng kinang. Napakaganda na itong Nonagon na to, 5 piso na to. Ginawa kasi ito, i-design ito para maiwasan yung confusion, yung pagkalito. Kasi yung 5 piso na 2017, ano, di ba? Halos kamukha siya ng piso, so nakakalito yun. Pag medyo malabo-labo na ang mata mo, maisusukli mo yan kung may mga tindahan kayo. So ayan, tapos next natin itong year 2017. Ayan, pero tingnan nyo guys ha. Pinagtabi ko yung pros saka yung hindi. Oh, kitang-kita nyo naman agad yung pagkakaiba. Maputi ang kinang ng pros coin. Ayan. Yung 2017 na common. Pag bagong-bago yan, parang madilim ang kinang niya. Parang salamin yan. Ayan. Ito ang year 2017. Ito pong year 2017 ang napaka-common sa 5 piso na yung year 2017. Siya po ang pinakamaraming na mint. Ano, yung mintage siya mataas. At mamaya titignan natin din sa Nemista yung updated na mga value nito at yung mga percent niya kung gaano ka dami. Yan. Yan ang 2017. Okay, punta na tayo dito sa Nemista. Type lang niya yan. 2019 5 piso.
to. Unahin natin guys yung Nonagon, ano. Kasi last year pa ako gumawa ng content about dito eh. 2021 na ngayon, update tayo ngayon. Eh, may lumabas. So, yung nasa unahin na, na yun, content ko rin yun eh. Nasa 100k plus views na siya ngayon. Gustong gusto siyang panoorin ng ating mga viewers. Ito, namista. 5 peso, new generation currency. Yung pang ibig sabihin ng NGC, new generation currency. Ayan siya, guys. So, US niya 2019 at 2020 lang to. So, dalawang taon lang ang meron dito. 19 saka 20. Ayan, diretso tayo sa kanya, guys, para ma-check natin. Baka nag-update na ito. Eh. Ayan, may comments lang naman dyan. In September 2019, Benjamin Diokno, the current BSP governor, announced that due to the, ayun ang sabi ko kanina, yung confusion between the 5 coin and 1 peso coin, magkahawig kasi sila yun. So dapat dinamihan nila yung pagka-mintage nito para hindi na talaga, ayun na yung magamit natin, ano. So ito po, unahin natin siyempre yung year 2019. Napakataas po ang mintage na rin pala nito, 100% siya dito sa record ng Numista. Ayan, tumaas na rin po ang value niya. Sa uncirculated condition is 70.43 pesos na po ang Nonagon. Ayan, so comment kayo guys kung may mga hawak kayo nito. At hindi po ako bibili nito guys, ha? Nagbibigay lang ako ng information kasi yung ibang mga bagong sa ating channel na pag na-content ay bibiliin po. So kung ano po yung bibiliin ko, sasabihin ko naman po yun, you know? Pero dito ngayon, information lang po ito. Ayan o, yung 2020 guys, ayan, nabanggit ko rin dati na wala ako nito eh. Kaya kung meron po kayo niyan, itong 2020 pwede o. At gusto ko po magkaroon nito. Yung uncirculated, i-comment nyo. At pag nakita kong magandang kondisyon, bibilihin ko po. Ayan o, napakababa po ng 1.1% lang. Mababa ang mintage ng 2020, wala pa akong nakikita nito. So comment nyo guys, ha? Baka meron po kayo dyan yung maganda ang condition. Ayan, tapos tingnan natin yung 2018, yung pros dito rin sa Numista. Panibago search tayo guys. Di kasi magkasama yan eh. Yung Nonagon na yan, nakabukod po yan doon eh. Ayan, search natin. 5 peso new generation currency. Dito ang years naman nito guys, yung bilog na ito, 27 to 2019, tatlong taon po ang merong vintage nito. Ayan siya. Diretso na lang ulit tayo sa kanyang ayan. Year 2072, sabi ko kanina, siya po yung pinaka-common. 39% po at ang value ngayon. Maganda rin ang value ngayon dito, no, sa Numista. Extra fine 95 pesos na at uncirculated 58, no? Ayan, tapos ito guys yung 2018, ano, 68 at 2018 pala itong mas marami. So I'm sorry, nagkamali ako dun kasi 66% siya. Ang pinakamarami pala guys, I'm sorry, yung 2018 dito. Ayan ang record niya eh. At sa extra fine, may value na rin siya. Ayan, AU almost or about uncirculated 61 na siya. At sa UNC, halos pareho lang din naman kasi yan. 51 pesos na. At ito, yan. Sa 2018, year 2018 lamang po, guys, lumabas yung frosted dahil yung kanina pinakita ko sa inyo. 4% siya. Hindi naman ganoon talagang kababa. So, malaki po ang possibility na madali kayo makakakuha nito kasi 4% siya. Kahit siya yung pinakamababa dito, no? 4%, marami-rami pa yan. So sikapin nyo po magkaroon niya kasi hindi magtatagal, baka siyempre papunta yan sa pagiging hard to find yung mga pros na yan, ano. Tingnan nyo na guys yung mga 5 piso ang inyong makukuha, di po ba? Ayan, tapos yung 2019 70% extra fine, 31 ang value ngayon. So ayan guys, ano, ibigay ko na sa inyo ng yung ating information ngayon, ano. Comment kayo guys kung mayroon po kayo ng mga coin na yan. At i-comment nyo rin kung anong naman ang inyong mga opinion. Libreng-libre po ang bigay ng mga opinion dito guys. So, para mayroon po tayong mapag-uusapan sa comment section.
So ayun po guys, sa mga bago lang dito sa ating channel, subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated. So maraming salamat po. Until next time, God bless you all po. I'm out.